Yun, hello po, magandang araw at welcome back po ulit sa aming channel. So, for today's video, ang gagawin naman natin is i-check natin yung peristome ng mga ilang picture ng aking mga nepentes. And ngayon, dala ko dito yung metro. So, ito yung gagamitin natin. Kasi curious lang din ako kung ano ba yung sukat ng mga peristome nila. So sa ngayon kasi medyo merong mga picture nakaka-open and kitang-kita yung kailang mga peristome. So yung peristome po, ito yung makikita natin doon sa opening ng ating nepenthes picture. And in some species or hybrids, kilalang kilala yung peristome. Kasi nga, huli magandang tingnan kapag yung mga nepenthes sobrang lalapad yung peristome. And ngayon, curious lang din ako. So yun po. Alamin natin, na-try natin sukatin kung alamin natin kung alin ba sa nila yung may pinakamalapad na peristome. So yung gagawin natin ngayon, magsusukat ulit hindi tayo. And yun po, tara, samahan niyo po ako. Sukat, let's go! So yun, and let's start po the search para sa ito, pinakamalapad na peristome. So ito yung ating first contender. Tada! Yan, so kita-kita natin na sobrang ganda ng kanyang peristome, pero I'm not sure if ito na yung full size niya. Pero isa to sa, yan, pansin-pansin kasi red siya na medyo nag-stripes yung peristome. So ito, gamitin natin. By the way, ito po ay hybrid ng Maxima tapos VGI. So kung mapapansin natin, halos lahat kasi ng hybrids ng ano, na may VGI genes, nagiging ganito, halos kagaganda yung mga peristome. So okay, sukatin natin. Hindi, maliit lang siya. Ang hirap. Ayan, ayan. Baliktad pa yung metro. Pero okay lang. Sige. Across yung sukatin natin. So, across kasi nasa 2. Almost 2.5, no? Tapos yung lapad niya pag sa single, mga almost 1 inch. Ayan. So ito yung ating contender. Hindi, maganda siya. Tapos hindi rin nag-fold yung kanyang peristome. Ganun na talaga yan. So hindi siya tawag dito. So hindi siya nagko-coil. So yan. So ito yung ating contender. 2.5 inches across. Then nasa 1 inch yung ano niya. Pag yung peristome lang. So hanap pa tayo ng iba. Let's go. Yan. Tapos pag lakad lang natin ng konti. Meron na agad dito. Ito. Tuwali. Malaki kasi ito. Mukha siyang maliit sa video pero ang laki niya po. Ito yung slim yung body niya. Tapos ito kasi is hybrid ng jeans niya, Boss Gia na VGI. Kaya naging ganito ang kanyang peristome. So ngayon, ito na. Sukatin na din natin. Pagbigyan nyo na, nabaliktad talaga yung metro natin. So yan, ganun siya kalapad. Nasa 3 inches. Kapag yung full, sasama natin yung full opening ng kanyang peristome. 3 inches siya. Pero kung yung isa lang, isang side lang, ano, lagpas siya ng 1 inch. So by far, ito yung pinakamalapad natin sa ngayon. So let's have a closer look kasi napakagandang hybrid na ito. So yan, tapos red na red din talaga yung kanyang kulay. So tara, hanap pa po tayo. Let's go! Yeah, nandito pa yung isa niyang picture. Umikot na. So yun yung kabila, yung inuna natin, yung latest picture niya. So itong isa, medyo similar. So yan, dito naman, nandito si si Nepenthes Rocco, ex Rocco. So yung siyang cultivar. So, check mo natin yung body niya. Ayan. Medyo mataba kasi yung katawan niya. Tubby. Tapos yung peristome niya, actually ganun na siya eh. Hindi na rin siya nagpo-fold. Kasi naka-open na lang din talaga yung peristome niya. Malapad. Ganun. Yung kagandahan sa kanya. Kasi yung ibang pitcher plant, sa simula, nalapad yung kanilang peristome. Pero eventually, nag-fold siya. Pero ito, ganun na talaga siya. So, sukatin natin. Yun o. Lapad niya nasa almost 3 inches din. Almost 3 inches. Pero pag yung isang side lang yan, nasa 1 inch. Usually mga ganon. Pero yung hybrid ng Boss Gia at saka Maxima kanina at VGI, yun yung pinakamalaki so far. Medyo marami na rin siyang picture. Actually puro upper picture na yung picture ni Rocco kasi sobrang taas na rin niya.
nandito. Ito upper picture niya. Mapapansin natin kahit upper picture na medyo malapad pa rin talaga yung kanyang peristome. Tara yan. Upper na siya. So itong isa. Isa niya pang upper picture. So nandito yung mga pictures ng roho ko. And medyo madami-dami na rin. So yan. And nandito na lang din tayo. Alam natin na si Vici ay yung nagbibigay sa kanila ng gandang peristome. And nandito. Yan. Ito yung squat na BGI. Sobrang kakaiba ng peristome niya. Focus natin. Kailangan niya ng medyo matagal-tagal na exposure. Na kasi wala. Ang ganda talaga ng ano niya. Medyo wavy yung kanyang peristome. Tapos yung stripes. Yan kita-kita natin. Uli pang ilan na ba niya itong picture? Medyo matagal yung picture niya. Pero matagal mag-produce ng picture pero long lasting naman yung kapag nag-produce and sulit talaga yung pag-iintay natin. So sukatin natin. Isama na rin natin ito sa measure. Although medyo maliit yung picture. Pero kasi tabi siya eh. Sukatin na rin natin. Ano ba natin ito sukatin? Okay. So inihirapan tayo magsukat. Ito natin siya. Ito. Ito siya eh. Ah! Eh, basta sinukat ko na rin siya kanina eh. Basta nasa 2.5. Parang gano'n. Nasa 2.5. Pero yung single niya, yung kabilang side lang, nasa 1 inch lagpas halos. So, malapad talaga. Although, maliit lang kasi yung opening niya. Kaya yung across niya, kapag combined yung dalawang sides. Ayan. So, yun. Nasa 2.5. Pero, ganda rin kasi yung peristome talaga ni VGI. So, yun. And, hanap pa tayo. Kung meron pang gustong lumaban. Itong isang ito, actually, maliit pa siya, pero yan, ganun nakalabad. Hybrid din ito ng Alanta Maxima. So, nasa 2, lagpas ng 2 inches. Pero may isa pa siyang picture dito. I think mas malapad yung ano niya. Gusto, yan. Maganda niya. Maganda kasi yung shape niya pang picture. Tapos, ang wide ng kanyang opening. Matago eh. So, so, yan, mga 2.5 din. Tapos yung single niya, mga nasa 1 inch lang din. Pero, I think lalapad pa ito kasi medyo bata pa rin yung picture niya. Kumbaga hindi pa yung adult form. So, yan. Isipin yung mga ganun lang. Pero, ang leading pa rin natin is yung dito sa kabila. Ito. Pinakamalapad na peristo. Pero hanap pa tayo. So, yung iba, mga sakto na lang eh. Ganda rin ito. Meron pa ba dyan nagtatago na gustong sumali? So, hanap tayo. Meron dito, kaso ano din. Green siya, pero maganda rin yung peristome niya. So, lapad rin ang opening yun. Nasa almost 3 inches. Upper picture na rin kasi ito. And yun, magpunta natin dito. May makikita tayo. Ito, limuha siyang maliit. No? Pero malaki po ito. Kasi kung susukatin natin yung yung body. Wala nyo ka na to. Alam nyo ba kung anong independent species to? I think nasa yun ah, lagpas na siya ng ano. Huli lalagpas na siya ng 8 inches. Pero dahil peristome ang ating battle ngayon, peristome yung sukatin natin. So yun, pag i-check natin yung peristome niya, umabot halos nasa 4 inches na. 3.5 pala, sorry. Next side lang. Yan, 3.5 inches. Tapos, yung lapad niya dito, lagpas siya ng 1 eh. Ayun, pagsusukatin natin. Lagpas talaga ng 1 inch yung kanyang peristo sa side. Pero sobrang laki nito. Compare natin sa braso ko. Na pawisa na. So, ayun, halos kasing size ko na. So, alam niyo na ba kung ano yung ano na to? kung anong Nepenthes hybrid to. So this is a Nepenthes Juriana. Lumalaki siya ng ganito kalaki talaga. So yun, sobrang laki niya. So far, sa mga nakita natin, ito yung may pinakamalaking peristome na nasa 3 inches and lagpas ng 1 kapag yung single ano lang, side lang. And I think yun ah. Kasi yung iba dito, mas mga sakto na lang. Gentle. So, ito mga
hybrid na lang ng BGI. Hybrid na BGI. So yun. So I think, yun na. So yun po. At maraming salamat po sa pagsama sa amin today sa pagsusukat ng mga Peristome. And so, see you in our next videos. Once again po, thank you. This is Owel. Don't forget to subscribe. Thank you.